Good morning. Maaga tayong napagod ngayon at maagang pumalya ang aking makina. So dahil dami kong ginawa kanina pa ako 5:30, 6,000 yun mahigit. So kailangan ko magpalit ng parts. At alam niyo ba mga langga, meron lang akong kwentong, meron lang akong sisir na may isip kwento sa inyo. Alam nyo ba na kung hindi dahil sa inventor ng Xerox na to, wala tayong mga gadgets ngayon, computer, yung Apple at Microsoft. Alam nyo ba yung powder na yun, yung powder no, nag-awa yun. Dahil sa pareho sila nagnakaw ng ano dito, idea sa founder ng Xerox. Wait lang ha, review ko lang konti. Alam nyo ba, nagka-demandahan pa yung magkaibigan na yan, founder ng Apple tsaka Microsoft. Magkaibigan yan si Steve Jobs tsaka si, sino nga ba itong isa? Bill Gates yan, Steve Jobs at Bill Gates. Magkaibigan yan dati nung araw, pero nag-aba yan dahil sa pagnanakaw nila ng formula ng Xerox. Ito kasi founder ng Xerox, naka-invento ng Xerox. Hindi niya nakita yung potential doon sa invention niya. Nag-focus lang siya doon sa pagpapalaganap ng kanyang invention na Xerox. Kasi dati nung araw, pag kailangan mo ng maraming kopya, gagamit ka ng carbonized, di ba kinilya pa noon? O kaya yung mimograph, yung mano-mano. Inabot kayo, nakapag-operate ako ng dati, pang kopya ng letterhead, yung mga exam ng school noon na newsprint yung gamit na papel, yung kulay brown, yun yung kinokopya, pang maramihan, mano-mano yun, pero marami yun. Tapos na invento ito ng founder, kasi nahihirapan siya nung nag-aaral siya. Wala siyang pagbili ng book, kailangan niyang kopyahin isa-isa, kaya siya nakapag-develop ng Xerox. So, saglit lang ah, dahil may damage itong makina ko dahil maaga to. Gawin muna natin, prepare muna tayo konti. Palit lang tayo guys ng parts. Palit tayo ng goma. Tawag dito is kit roller. So kailangan natin dukot dito. Nasaan na ba? Ayun. Natin. Palyado na yan. Hindi na pantay. Xerox yan. Dahil
dahil sa invention na sir na yan. Nagkumandahan yung mga kaibigan, si Steve Jobs at Bill Gates. Dahil pareha sila nagnakaw ng formula. Dinevelop nung isa yung formula, naglabas siya ng bagong invention niya. Tapos no, naglabas din yung kanyang invention. Naglabas yung isa ng kanyang invention. Tapos no, naglabas din yung nagdemandahan sila. Kasi sabi nung isa, nang gagaya daw. Sabi naman ng isa, parehas lang sila ng gaya dahil parehas silang nagnakaw ng formula galing sa Xerox. Tayo kasi nasasanay tayo kung magpapakoto kasi nasabi natin pa Xerox. Pero ang totoo niyan guys, ang salitang Xerox ay company. Ang salitang Xerox ay pangalan po yun ng company. Part Xerox. Tapos nung makatingit sa Pilipinas ang Xerox, kumuha siya ng Fuji, Philippine Fuji. Kaya may nakalagay yung Fuji Xerox kasi sila yung distributor niyan. Pero yung original na pangalan talaga niyan, Part Xerox. Yun yung totoo niyan. So kung gusto niyo malaman yung buong kwento niyan, bakit nag-away, punta lang kayo kay isang ITV. Ilalagay ko na lang dyan yung dyan. Sa baba. Kaya mapunta. Okay? Thank you nga pala kay isang Kai TV, Idol. Hindi ako natutunan dyan sa inyo. Matagal na ako dyan sa PG. 1997 pa ako rito. Pero kailangan ko lang na alaman yung kwento. Hindi na panunod kita. Salamat sa mga info sa Kai TV.